Ikadalawamput-dalawa ng Oktubre, Martes, ng 29 na linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Maghintay kayong bihis at handang maglingkod na may nakasinding mga lampara. Maging tulad kayo ng mga taong naghihintay sa kanilang Panginoon. Pauwi sila mula sa kasalan at agad nilang mabubuksan ang pinto pagdating niya't pagkatok. Mapalad ang mga lingkod na iyon na matatagpo ang naghihintay sa Panginoon pagdating niya. Maniwala kayo sa akin, isusuot niya ang damit pantrabaho at pauupuin sila sa hapag at isa-isa silang pagsisilbihan. Dumating man siya sa hating gabi o sa madaling araw at matagpuan niya silang ganito, mapalad ang mga iyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, mapalad ang mga lingkod na iyon na matatagpo ang naghihintay sa Panginoon pagdating niya. Ibang klaseng paghahanda at paghihintay ang tinutukoy ni Jesus dito. Isa itong paraan ng pamumuhay bilang alipin ng Diyos. Ang kahandaan ay pagpasok sa panibagong kamalayan sa buhay na ang sentro ay ang Diyos. Kung paanong ang layunin ng utusan ay magpasailalim o makipag-isa sa layunin ng kanyang amo, gayon din ang mga sumusunod kay Kristo sa kanilang relasyon sa Ama. Kaya nararapat lang na kaugnay ng relasyong ito ang buhay ng mga alagad, hindi sa mapaniil na pamamaraan, kundi sa kanyang pag-ibig. Kaya walang stress, walang takot. Ang mismong pagsunod ay pagtanggap ng pagpapala. Ang mismong buhay ng paghihintay ay pagpapala rin. Kung mapalad man ang matagpuang handa sa pagdating ng Diyos, hindi ito tsamba o nagkataon lang. Buong pagkatao, kalooban at panahon ang kanyang hinirang, ang hinihingi ni Jesus. Inaanyayan sa panibagong kalakaran ang mga binyagan. Kailangang mag-level up, ika nga. Dumating ang Diyos para ibahagi sa lahat ng handang tumanggap ang kanyang buhay at pagmamahal. Pagsasagawa, ano-ano ang mga hangarin at plano mo sa buhay? Ano naman sa palagay mo ang plano ng Diyos para sa iyo? Sino ang nasusunod?